Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. This is but another proof that your PNP applies the law without fear or favor. Mayaman man o mahirap, patas ang pagpatupad natin ng batas dahil hindi lang dangal ng PNP ang nakataya dito, kung hindi ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino on the basic... Noong alas 3 ng madaling araw ng September 18, 2021, si Bree Honson, na isang contemporary visual artist, ay dumating sa Flotsam and Jetsam Resort ng madaling araw. Makalipas lamang ang ilang oras, ay idiniklara siyang wala ng buhay. Agad kumalat na ang sikat na pintor ay nagpakamatay. Pero ang anggulo na ito ay kinwestiyon hindi lamang ng normal na mga tao, pero lalo na ang kanyang pamilya. Ating balikan ngayon ang kaso ni Bree Honson. Ipinanganak si Bree noong July 25, 1991 na si Brianna Patricia Honson Agunod, na mas kilala bilang Bree Honson. Pero sa mga taong malalapit sa kanya, siya ay tinatawag nilang Trixie. Ang kanyang mga magulang ay sina Sally Honson at Vincent Agunod. Siya ay ipinanganak sa Los Baños pero lumipat at lumaki siya sa Davao. Ayon sa pinsan ni Bree na si Jill Palarca, bata pa lamang ito ay malawak na ang kanyang imahinasyon. Ayon sa kanya, kung ang normal na bata ay nakakakita ng mga rabbits at mga teddy bears, si Bree naman ay nakakakita ng mga dinosaurs at iba't ibang mga elemento. Si Bree ay malapit sa kanyang ina na si Sally at ang kanilang relasyon ay inhalin tulad ni Jill sa show na Gilmore Girls. Habang siya ay lumalaki sa Davao, doon ni Bree natuklasan ang kanyang hilig sa musika at arts. Bago siya lumipat sa Maynila, si Bree ay miyembro ng isang punk at indie band at parte din siya ng banda sa Davao na kilala bilang Alto Indio. Ang kanilang banda ay naging front acts ng iba't ibang grupo tulad ng Pedicabs, Taken by Cars, Gajin at The Jagos. Nakapagtapos siya ng Industrial Engineering mula sa Ateneo de Davao University noong 2012. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Maynila at doon ay nag-aral siya sa University of the Philippines College of Fine Arts sa loob ng isang semester bago siya huminto. Nag-focus si Bree para makahanap siya ng sarili niyang technique sa pagpipinta bilang isang contemporary visual artist. At lalo siyang naging dalubhasa nang siya ay naging apprentice ng pintor na si Jason Montinola. Kahit ang kanyang ina na si Sally ay takot para sa kanyang anak, pinayagan nito si Bree na lumipat at manirahan sa Maynila para maipagpatuloy nito ang kanyang pangarap at lalo pa siya maging matagumpay bilang isang contemporary visual artist. Nagkaroon siya ng sarili niyang exhibit hindi lamang sa Maynila pero maging sa ibang bansa tulad ng Malaysia, Japan, Taiwan at Singapore. Ang kauna-unahan niyang exhibit ay ginanap sa Kuala Lumpur noong 2014. Ang kanyang mga sikat na paintings ay na-feature din sa mga sikat na museum tulad ng UP Vargas Museum, Benkab Museum sa Baguio, at maging sa Vestfossenkunst Laboratorium sa Oslo, Norway. Siya ay naging parte ng Art Fair Philippines at maging sa Sydney Contemporary Art Fair noong 2018. Bukod sa kanyang karera, si Bree ay masaya din sa kanyang personal na buhay. Siya ay kasintahan ni Julian Ongpin, na anak ng bilyonaryong si Roberto Ongpin, na dating isang trade minister at isang kilalang property developer. Ang ama ni Julian ay may naitalang net worth na $1.1 billion at kabilang ito sa 17 mayayamang Filipino na makikita sa listahan ng Forbes. Pero hindi katulad ng kanyang ama, tinahak ni Julian ang mundo ng arts. Siya at ang kanyang yumaong ina ay parehong mahilig sa arts at siya ay isa ding avid collector.
Noong 2015, binuksan ni Julian ang Joya o Julian Ongpin Young Artist, na isang contemporary art gallery na tumutulong sa mga international at local artists para madiskubre ang kanilang mga pinta. Doon din nagkakilala si Brie at Julian. Ayon kay Sally, noong September 17, bumisita ang kanyang anak sa La Union dahil ito ay magkakaroon ng art exhibit sa December. At ang pagbisita nito sa lugar ay may kinalaman din sa exhibit. Noong araw na yon ay ibinilita sa kanya ni Brie na halos lahat ng kanyang painting ay nabili na at ito ay masaya dahil ang pera ay malaking tulong upang makapagpatayo ito ng sarili niyang studio doon. Sa pag-ita ng alas 9 o alas 10 ng gabi noong parehong araw, ay sinundo si Brie at Julian na kanilang mga kaibigan. Ang mga ito ay pumunta sa bar pero nang sumapit na ang alas 11 ng gabi, ay pinakausapan sila ng may-ari ng bar na umalis na dahil sa ipinapatupad na curfew sa lugar. Ang kanilang grupo ay naghanap ng bar pero lahat ng bar ay sarado na dahil sa curfew. Kaya nagdesisyon silang pumunta na lamang sa bahay ng isa nilang kaibigan na naiulat na isang DJ. Sa bahay ng kaibigan nilang DJ ay uminom sila at nag-relax habang nakikinig ng mga musika. Ayon sa isa sa mga kaibigan ni Brie na kasama nila noong gabi na yon, ang dalawa ay masaya at mga ito ay inilarawan niyang in love na in love. Idinagdag din ang kaibigan nito na nabanggit ni Brie na naghahanap siya ng apartment sa La Union dahil ito ay lilipat sa lugar at balak din niya magtayo ng sariling studio. Nabanggit din ang pintor sa kanya na ito ay mananatili lamang sa Flotsam and Jetsam Resort ng isang araw dahil ito ay makikipagkita sa iba pa nitong kaibigan kinabukasan. Pagkalipas ng mahigit isang oras noong alas 12:30 ng gabi, ay inihatid si Brie at Julia na kanilang kaibigan sa resort pero hindi doon natapos ang gabi ng dalawa dahil ipinagpatuloy ng mga ito ang pag-inom. Noong 2:56 ng umaga, nahagip sa CCTV si Julian na lumabas sa kanilang inuupahang kwarto at ito ay may hawak na red wine. Sinundan siya ni Brie at ang mga ito ay nag-usap pero tila silang dalawa ay may hindi pagkakaunawaan. Bandang alas 3 ng madaling araw, nahagip muli sa CCTV si Julian nang ito ay lumabas at humingi ng tulong sa staff ng resort dahil di umanoy, si Brie ay nagpakamatay at ito ay nasa banyo ng kanilang inuupahang kwarto. Agad tumawag ang mga staff ng resort ng medical responders na agad namang dumating. Dinala si Brie sa isang maliit na clinic pero sila ay sinabihan ng mga staff doon na dalhin ito sa mas malaking ospital. Nang ito ay sinugod sa Ilocos Training and Regional Medical Center, doon ay idiniklara itong dead on arrival. Alas 7 ng umaga noong September 18, ang masamang balita tungkol kay Brie ay kumalat sa internet. Dumating ang SOCO para iproseso ang lugar at doon ay nakakita ang mga kapulisan ng 12.6 grams ng hininala nilang illegal na droga sa kwarto ni Brie. Kaya agad nila itong ipinadala sa crime lab at ito ay nakumpirmang cocaine. Si Julian ay nagpositibo din sa drug test kaya agad siyang dinakip at sinampahan ng kaso dahil sa paglabag nito sa Republic Act 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nang si Julian ay nasa presinto na, doon ay ipinaliwanag nito ang nangyari bago mamatay ang kasintahan niyang pintor. Ayon sa kanya ay pagkatapos niyang sabihin kay Brie na aalis na siya ng Pilipinas, ay nagmakaawa ito ng paulit-ulit na huwag siyang iwan. Nang matapos ang kanilang usapan, di umano ay si Brie ay pumasok at nagulong sa kwarto. At sa sobrang desperado niyang makapasok sa kwarto ay ginamit niya ang maliit na bintana na nakita niya sa banyo. Ang mga galos sa kanyang braso at tagiliran ay di umanong sanhi ng mga pako na tumama sa kanyang katawan nang siya ay nagpupumilit na makapasok sa maliit na bintana. Nang siya ay nasa loob na ng kwarto, ay doon na niya nakita si Brie na wala ng malay. Nang tinanong siya kung ano ang ginamit ni Brie sa pagpapakamatay, ay una ay sinabi nito na ginamit ni Brie ang strap ng kanyang bra. Pero ito ay kalaunang nag-iba at sinabi niya na ginamit ito ang cat chain o tali ng pusa.
Nang ang balita ay makarating sa pamilya ni Bree sa Davao, ang kanyang ina na si Sally ay agad bumiyahe papuntang Maynila. Pero dahil sa quarantine protocol, ay kailangan niya munang maghintay sa quarantine facility bago makita ang labi ng kanyang anak. Sa interview ay sinabi ni Sally na hindi siya naniniwala na ang kanyang anak ay kayang magpakamatay. Ayon sa kanya ay sobrang excited sa paglipat sa La Union at ang pagkakaroon nito ng sarili niyang studio doon. Ipinagtanggol din niya ang kanyang anak na imposible itong gumamit ng illegal na droga dahil sa kanilang usapan ay lagi nitong sinasabi sa kanya na ayaw nito sa illegal na droga. Idinagdag niya na ang iniinom labang ni Bree ay ang anti-anxiety medication na inireseta ng doktor. Sinabi din ni Sally na wala siyang alam na ang nobyo pala nito ay si Julian Ongpin. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga taong sinisisi pa ang kanyang anak sa nangyari dahil di umano sa pagiging wild nito. Naniniwala siya na kung ito man ay gumamit ng illegal na droga, ay malakas ang kutob niya na ginawa lamang ito ng kanyang anak dahil sa na-pressure ito ng grupo na kanyang kasama noong gabi na iyon. Pero hindi siya naniniwala na ito ay regular na gumagamit. Noong September 20, 2021, si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar ay agad inutusan si General Emmanuel Peralta na imbestigahan ang nangyari kay Bree at alamin ang sanhi ng pagkamatay nito. Pero nagulat ang publiko ng parehong araw na yon ay inirelease at pinakawalan si Julian habang hindi pa tapos ang investigasyon. Ang pamilya ni Bree at ang mga tao sa internet ay agad binatikos ang mga kapulisan at mga tao na involved sa kaso dahil sa di umano'y special treatment na ibinibigay ng mga ito sa anak ng bilyonaryo. Sa takot na makalabas ng bansa si Julian, ay agad kinontak ni Sally ang Department of Justice upang humingi ng tulong para mailagay ang pangalan nito sa Whole Departure Order List ng Pilipinas. Ang mga tao sa social media ay hindi naman napigilan na batikusin ang nangyayari sa investigasyon. Hindi nila maiwasan na ikumpara ang pagtrato ng mga kapulisan sa mga normal na taong nahuhulihan ng droga kumpara sa trato ng mga ito kay Julian na isang anak ng bilyonaryo. Ang mga tao ay kinwestiyon ang nangyari dahil pagkakaalam nila sa Republic Act 9165, kapag ang isang tao ay nahulihan ng mahigit 10 gramo ng ilegal na droga, ay hindi sila pwedeng makapagpiyansa. Kaya tumaas ang kilay ng mga tao sa internet kung bakit sa sitwasyon ni Julian na nahulihan ng 12.6 grams na droga ay nakalabas pa ito. At para mailigtas ang moral ng PNP, humarap sa media si General Emmanuel Peralta para sagutin at linawin ang napakaraming mga espekulasyon ng mga tao. Ayon sa kanya, ang pagpapalaya kay Julian ay nakadepende sa prosecutor ng La Union at sila ay walang kontrol doon. Sinabi ni Peralta na kailangan nilang respetuhin ang desisyon ng prosecution. Ayon sa dokumento na nakuha ng Manila Bulletin, nakalagay sa dokumento and I quote, "The case is not proper for inquest proceedings. The apprehension of the respondent does not fall under any of the instances where warrantless arrest is allowed." End quote. Ibig sabihin, hindi pwedeng arestuhin si Julian dahil ang sitwasyon niya ay hindi kasama sa mga sitwasyon kung saan pwede siyang arestuhin ng mga otoridad nang walang warrant of arrest. Kung napakamot ka sa ulo tulad ko noong una kong narinig ito, kinailangan kong mag-research para maipaliwanag ko ito ng simple sa inyo. Kung ikaw ay nagtapos ng law o nag-aaral ng law, kung mali ang interpretation ko, please send me an email or just leave a comment down below. Sa Pilipinas ay pwede kang arestuhin ng mga otoridad o kaya ng normal na tao kung ikaw ay nahuli sa akto na gumagawa ng krimen o gumawa ka ng krimen o gagawa ka pa lamang ng krimen. Ikaw ay pwede lamang madetine ng 12 oras at pag lumipas na ang oras na ito at walang kasong isinampa sa iyo ay hindi ka pwedeng ikulong ng mga otoridad ng mahigit 12 oras. Kung ang krimen ay nangyari ng weekends tulad ng kay Bree, nasa fiscal or prosecutor kung kailangan pang i-extend ang pagdetine sa nahuli habang naghihintay na maisampa ang kaso. Ang extension na ito ay tinatawag ding inquest proceedings.
at sa sitwasyon na nangyari kay Julian, malinaw na kahit ang mga otoridad ay nakitaan ito ng illegal na droga at siya ay nagpositibo din sa drug test, ang fiscal o prosecutor ay hindi sumang-ayon sa PNP na ito ay sapat na para magkaroon ng inquest proceedings. Kaya ipinag-utos nito na i-release si Julian. Nilinaw ni Peralta na kahit na-release na si Julian ay nakikikooperate pa rin ito kung may mga kadagdagan silang katanungan tungkol sa nangyari. Sa panahon na ito ay na-involve na rin ang NBI sa investigasyon. Ang PNP ay sinugot din ang pambabatiko sa kanila ng mga tao dahil sa delay sa pag-autopsy sa bangkay. Ayon sa kanila, ang delay ay hindi nagmumula sa PNP o sa NBI dahil ito ay nagmumula mismo sa pamilya ni Bree. Ang kanyang mga magulang ay hindi makapagdesisyon kung sino ang una nilang papayagan para makapag-autopsy sa bangkay. Kalaunan, ang pamilya ni Bree ay pinili na mauna ang PNP bago ang NBI. Ang bangkay ni Bree ay pinadala sa PNP headquarters para ma-autopsy. Pero nang malaman ng eksperto na ito ay nahalo sa isang bangkay na namatay dahil sa COVID, ay inilipat ito sa Regional Crime Lab. Kinabukasan, September 22, ang PNP ay inilabas ang resulta ng kanilang partial autopsy report at base sa initial na report, si Bree ay namatay dahil sa asphyxia o pagkawala ng oxygen sa katawan nito. Ipinaliwanag nila na dahil sa hinihintay pa rin nila ang resulta ng histopathological examination, hindi nila masabi kung ito ba ay nagpakamatay o sinakal. Isinapubliko din ng mga otoridad na nakitaan ang pintor ng cocaine sa sistema nito at nilinaw nila na wala silang nakitang signs of struggle sa katawan nito. Maging ang mga sugat at galos na makikita sa mga mugshots ni Julian ay nilinaw din ng PNP na hindi ito galing sa panlalaban ni Bree, bagkus ito ay mula sa mga pako nang siya ay pumasok sa bintana ng banyo. Idinagdag ng PNP chief na sa interview nila kay Julian ay umiiyak ito habang pinapaliwanag ang nangyari. Maging ang soko na inisyal na dumating sa kwarto ni Bree ay sinabi na wala rin silang nakitang signs of struggles dito. Idinagdag ni Peralta na siya ay nakikiramay sa ina ni Bree pero sinabi nito sa mga reporters na hindi sila basta-basta makakapagsampa ng kaso dahil kumakala pa sila ng mga ebidensya laban kay Julian. Na noong panahon na yon ay itinuturing nilang person of interest. Bago matapos ang press conference ay nangako si Peralta na gagawin nila ang lahat para magkaroon ng patas na investigasyon. Sa utos ng Department of Justice, ang Bureau of Immigration ay isinama ang pangalan ni Julian Ongpin sa lookout bulletin ng lahat ng airports at mga seaports. At dahil din sa duda at mariing pagtanggi ng pamilya ni Bree na ito ay nagpakamatay, lumapit sila sa NBI para ma-autopsy ng mga ito ang bangkay. Pero as of this recording, June 2023, ang final report ng autopsy ng NBI ay hindi in-release at maging ang pamilya ni Bree ay hindi rin alam kung ano ang nangyari sa findings ng NBI. Oh my God! Ay, malaki ang respeto ko sa PNP, pero yung mga taong nakaupo sa PNP, wala po akong respeto. It's so frustrating, it's so disappointing. Sana hindi mangyari sa mga anak ninyo, generals. No, nothing. Nothing. Binibaby ng dalawang general na PNP, si Julian. Noong September 23, 2021, si Attorney Maria Salandanan na nagre-representa sa kampo ni Bree ay naglabas ng statement na base sa kanilang sariling investigasyon, ang katawan ni Bree ay merong signs of struggle, taliwas sa findings ng PNP at SOCO. Lumalabas din na ang pamilya ni Bree ay hindi rin pala nakatanggap ng kopya ng mga interview ni Julian nang ito ay tinampot ng mga otoridad. 5 araw pagkatapos mamatay ni Bree, ang PNP ay in-release sa publiko ang kuha ng CCTV ng 2 magkasintahan bago nangyari ang krimen at sa mismong salita ni PNP Chief Eliazar, ang 2 ay tila may hindi pagkakaintindihan.
Noong September 27, ang nuoy presidente na si Duterte ay nanawagan sa mga otoridad na pabilisin ang imbestigasyon. Inilipad naman ang labi ni Bree sa Davao at noong September 29, inihatid ito sa kanyang huling himlayan sa Davao Memorial Park. Mamimiss ko na yung mukha mo. Buses mo na yun. Daya mo. Daya mo na. Sa patuloy na imbestigasyon ng mga kapulisan sa nangyari, ang mga ito ay nagkaroon ng tatlong reenactment sa posibleng nangyari noong gabi na namatay si Bree. Sa bawat reenactment ay chinecheck nila ang lahat ng anggulo para malaman kung paano ito nagpakamatay dahil sa paiba-iba ang statement ni Julian. Sa huli nilang reenactment, makikita na ang isang police officer na may parehong timbang at taas tulad ni Bree ay itinali ang shower curtain sa kanyang leeg. Ang kampo ng pamilya ni Bree ay nagkaroon ng tsansa na mag-file ng motion for reconsideration at bago matapos ang September, ang Department of Justice ay ipinag-utos na dapat pumunta sa Maynila si Julian para sa preliminary probe. Walang impormasyon ang lumabas sa media pero ayon sa mga tao na parte ng session, ay tinanong ng DOJ si Julian tungkol sa kanilang relasyon ni Bree at sa mga nakuhang ilegal na droga. Maging si Julian ay tumingging magbigay ng statement sa mga reporters. Hindi naglaon, inirelease na sa kampo ni Bree ang kopya ng police interview kay Julian at doon ay nabanggit nito na si Bree ay maaaring ginamit ang strap ng kanyang bra o kaya naman ang tali ng pusa para magpakamatay. Pero merong kontradiksyon na nangyari sa pagitan ng NBI at PNP. Ayon sa PNP, wala silang nakitang cat chain o bra sa loob ng kwarto. Pero ayon naman sa NBI, sinisisi ng mga ito ang PNP dahil di umano'y hindi nila kinuha ang lahat ng bagay na maaaring magamit na ebidensya. Lumalabas din na meron palang isang staff ng hotel ang tumawag sa lokal na kapulisan noong gabi bago mamatay si Bree dahil di umano'y nakarinig ito ng pag-aaway mula sa kwarto ng dalawa. Nang humingi ng tulong si Julian sa mga nagtatrabaho doon, ang parehong tao na tumawag ay dumating sa kwarto at ito ang unang nakakita sa wala ng buhay na katawan ni Bree sa kama. Ayon sa salaysay ng staff na ito, ay napakagulo ng loob ng kwarto ng dalawa. Noong October 18, 2021, ang pamilya ni Bree ay natuwa dahil ang prosecutor ng La Union ay nagdesisyon na may sapat ng ebidensya para masampahan ng kaso si Julian Ongpin sa paglabag nito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero ang saglit nilang kasiyahan ay natapos dahil noong November 16, 2021, si Judge Romeo Agasita Jr. ay dinismissed ang reklamo laban kay Julian. Ayon sa 12 pahina ng desisyon ng judge, na-dismissed ang reklamo dahil sa hindi sinunod ng mga kapulisan ang tamang paghawak ng ebidensya nang nakakita mga ito ng droga sa kwarto ni Julian. Sa kanyang desisyon ay sinabi ng judge na una sa lahat, nasa batas ng Pilipinas na kapag ang mga kapulisan ay nakakita ng ilegal na droga, ay dapat agad nila itong mamarkahan para maiwasan na ito ay magalaw, madagdagan at maiwasan ang kontaminasyon. Na ayon sa judge ay klarong hindi sinunod ng SOCO noong madaling araw ng September 18. Idinagdag niya na ang prosecution ay hindi makapagbigay sa kanya ng paliwanag kung bakit walang label ang ilegal na droga na nakumpiska. Kinuwestiyon din ng judge kung bakit naghalughog ang mga kapulisan sa kwarto ni Julian nang wala ito sa loob ng kwarto. Pero sa depensa ng mga kapulisan, ay dinala nila si Julian sa ospital para sa medical examination. Sinabi din ng judge na nang panahon na nakita ng mga kapulisan ang droga ay walang ibang witness tulad ng media, mga reporters, representative mula DOJ o sino mang parte ng gobyerno. Idinagdag niya na wala din ang mga itong ibinigay na inventory ng mga bagay na nakita nila sa loob ng kwarto. Sa mga huling pahina ng desisyon ng judge, sinabi nito na na-dismissed ang kaso dahil sa simpleng procedural technicality o mga hindi sinunod na mga batas ng kapulisan.
Sa joint affidavit na inilabas ng SOCO team na humawak sa pinangyarihan, ay sinabi nila na hindi nila sinunod ang mga protocols na binanggit ng judge dahil una ang rason kung bakit sila nandoon ay dahil inutusan sila ng lokal na kapulisan para iproseso ang lugar kung saan nakita si Bree dahil sa hinalang may foul play na nangyari. Nilinaw nila na ang layunin ng pagpunta nila sa kwarto ay para tingnan ang pinangyarihan para ma-rule out kung may foul play ba talaga at ang pagkakatuklas nila sa droga ay isang aksidente lamang. Ayon sa Korte ng La Union, ang dahilan ng SOCO ay hindi katanggap-tanggap dahil malinaw sa batas na aksidente man o hindi ang pagkakatuklas sa droga, ang mga kapulisan ay dapat sundin ang batas. Pagkatapos ng desisyon, agad tinanggal ang pangalan ni Julian sa whole departure list at siya ay pwede nang makalabas ng Pilipinas. Ang pamilya ni Bree ay dismayado sa naging desisyon ng judge. Magpahanggang ngayon, ang kanyang pamilya ay naniniwala pa rin na may foul play na nangyari at hindi siya nagpakamatay. Ang kanyang pamilya ay nag-request sa PNP ng DNA test para malaman kung may DNA ba na nakuha sa kuko ni Bree. Pero magpahanggang ngayon, ang request ay pending pa rin. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!